Noong June 30, 2016, umupo bilang Pangulo ng Pilipinas si Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte ay isang city mayor ng Davao City bago siya mailuklok sa pinakamataas na posisyon sa bansa. Bakit pinili ng mga Pilipino si Pangulong Duterte? Kahit sa marami niyang mga kapintasan, isa na dito ang di naayong pananalita, isyo sa pagpatay at kawalan ng experience sa national politics. Ano ba ang mga nagawa ni Presidente Duterte sa Davao na nagustuhan ng mga Pilipino? Ngayong magtatapos na ang terminong Duterte, ating balikan ang mga nagawa ni Pangulong Duterte sa Davao na siyang nagustuhan ng maraming Pilipino kaya binuto nila sila bilang Pangulo ng Bansa. Pero bago yan, ito na naman po ang Knowledge Pinas na nagsasabi, ang kaalaman ay kayamanan. Kung ang mga videos ng Knowledge Pinas ay dagdag sa ating kaalaman o kaya isa sa ating mga interest, ay mare lamang mag-subscribe tayo sa channel na ito. I-press din natin ang notification bell button para lagi tayong nasasabihan kung may mga bagong videos ang Knowledge Pinas. Kung may mga katanungan din tayong gustong malaman, ay mare lamang i-comment natin sa video na ito. Una sa mga nagustuhan ng mga Pilipino sa pulisiya ni Pangulo Duterte sa Davao ay ang kalinisan. Kinikilala ang Davao City na isang malinis na syudad. Hindi nagtatapon ang mga tao kung saan saan at wala kang gaano makikitang basura sa mga daan. Pangalawa dito ay ang kaayusan sa pamamahala. Kilala ang Davao City sa istriktong pagpapatupad ng mga batas tulad ng batas trapiko. May limit sa bilis ng pagpapatakbo ng mga sasakyan sa loob ng syudad at ito ay napapatupad. Sumusunod din ang mga taxi drivers sa tamang metro. Hindi ka makakita ng mga nangungontratang taxi. Walang paputok sa Kapaskuhan at Bagong Taon kaya naiiwasan ang mga sakuna sa mga panahong ito. Mabilis din ang serbisyo ng lokal na pamahalaan. Kilala si Pangulong Duterte sa mabilis na serbisyo at walang pinipiling pinagbibigyan. Ang 911 system ng Davao City ay ang may pinakamagandang serbisyo sa bansa. Binubuo ito ng isang call center at dispatch system na mabilis na nagre-responde sa isang emergency tulad ng krimen, medical, fire, and search and rescue emergencies. Garantisado na may responde sa iyo sa panahon ng mga sakuna. Panghuli ay ang pagbabago ng Davao City mula sa isang napakagulong lugar papunta sa isang lugar na pinakamatahimik sa buong mundo. Nang umupo si Pangulong Duterte, ito ay sentro ng mga patayan sa Mindanao dahil sa NPA at ang mga kalaban nitong military at paramilitary units. Nagbago ito nang umupong City Mayor si President Duterte sa Davao City. Ang mga ito ang siyang tiningnan ng mga Pilipino na siyang gagawin ni President Duterte sa buong Pilipinas. Kaya binoto nila siya bilang Pangulo. Makikita naman na kahit hindi tuluyang nawala ang krimen sa bansa, malaki ang pinagbabago sa dami ng krimen na nangyayari. Nalinis ang Manila Bay, nawala ang matinding ilegal na paputok tuwing Christmas at New Year, at nagiging mabilis ang paggawa ng mga infrastruktura. Ito ang hamon sa mga papalit sa kanya bilang Pangulo na may pagpatuloy ang mga nagawa ni Pangulong Duterte para lalong mapapabilis ang pag-unlad ng bansa. Kaya dito muna po magtatapos ang ating talakayan ngayong araw. Ito na naman po ang Knowledge Pinas na nagsasabi, ang kaalaman ay kayamanan. Kung ang mga videos ng Knowledge Pinas ay dagdag sa ating kaalaman o kaya isa sa ating mga interest, ay maaari lamang mag-subscribe tayo sa channel na ito. I-press din natin ang notification bell button para lagi tayong nasasabihan kung may mga bagong uploaded videos ng Knowledge Pinas.
Kung may mga topics din tayong gustong pag-usapan o mga tanong na gustong malaman, ay maaari lamang ilagay natin dito sa video na ito. Maraming salamat po.